Hello guys, welcome back to my channel. Alam niyo po ba ang mga masuswerteng halaman kung saan-saan dapat natin to ilagay at kung ano ang mga malas na halaman na hindi dapat natin ilagay sa ating tahanan? Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Alam niyo po ba, ayon po sa punsoy, ang pagtatanim ng mga halaman sa ating kapaligiran, syempre ang mga halaman, lalo-lalo na kung ito ay may buhay, ay nagdadala ng good energy sa ating tahanan at sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na kung halimbawa mainit, maalinsangan masyado. Ito po ay nakakatulong para po makaginhawa ng ating kapaligiran, ang halaman. Ngayon, pero hindi po lahat ng halaman ay swerte. Kagaya sabi ko nga po sa inyo, ay wag na wag kayong magpapasok sa loob ng inyong tahanan, lalo-lalo na ang halaman na ito ay may tinik. Dapat po ito po ay sa may likod lamang ng ating bakuran. Kasi po, sinasabi nila na bawal din ito sa harapan ng ating tahanan at lalo-lalo na sa loob ng ating tahanan dahil ito po ay sumisimbolo ng kamalasan. Halimbawa, tinik. Tinik ng ating buhay. Malas. Malas sa ating buhay. Ganun po yun. Kung ano yung mga pighati na darating sa ating buhay. Yan po ay tunay na tunay at may nasaksihan na ako sa mga ganyan na pangyayari. Ang kanilang tahanan ay dahil napakahilig niya sa rosas. O ano pong nangyari? Dahil sa kanilang, dahil mahilig siya sa rosas at kaganda-ganda naman talaga ng mga rosas. Mahilig din po siya sa aloe vera at meron siyang malaking-malaking suha sa kanilang harapan. Okay po ang suha. Swerte po kaya ang suha, lemon, kalamansi sa ating tahanan. Kaya lamang sa likod po yan or sa gilid na ating tahanan, okay po yan. Yan po ay nagdadala ng swerte. Basta nasa tamang posisyon, wag na wag lamang po yan ilalagay natin sa, halimbawa kayo ay nagagandahan. Bumili kayo ng kiat-kiat. Diba po ang kiat-kiat at orange, ganun din po ang suha, ganun din po ang kalamansi. Yan po yung malalaki ang tinik. Okay po yan, pero dun po yan sa gilid na ating tahanan at wag nyo po yan ipapasok sa loob ng inyong tahanan. Para po tayo ay swertihin. Nasabi nila yan po ay swerte, tunay po yan swerte at napakarami pong benepisyon dala ng mga yan para po tayo ay umunlad sa ating buhay. Kaya idepende po natin sa posisyon para lalo po tayong swertihin. At sinasabi rin po nila, kung ikaw ay merong negosyo, mainam na sa loob ng ating negosyo, kung ito ay opisina or kaya ito po ay restaurant or kaya ito ay canteen or ano man ang iyong negosyo, ay mainam daw po na naglalagay kayo ng may buhay na halaman sa loob ng inyong negosyo. Ito daw po ay good punsoy at nagpapasok po yan ng good energy sa inyong pong negosyo. At kumbaga yan po ay may kakayahan na humatak din ng maraming customer at malaking kita sa araw-araw. Kaya mainam na maglalagay po kayo ng halaman ng mga pampaswerte kagaya po ng mga money tree, jade plant, or ano pa man na mga pampaswerteng halaman. Sinasabi rin po nila na kung ikaw ay merong jade plant, mainam na ito po ay ilagay ninyo sa center ng inyong tahanan. Kung kayo ay may center table, kumuha kayo ng jade plant at lagyan nyo daw po to ng sham na coins at sham na piso. Pagtapos, ilibot nyo daw po ito sa mga gilid ng ating ating jade plant or ng ating money tree. Pwede rin po yun. Yan po ay humahatak ng swerte. Kung gusto nyo po na kayo iswertehin sa inyong buhay, mainam na meron po kayong jade plant at lagyan nyo po ito ng sham na coins. At yan po ay magdadala sa inyo ng swerte tagumpay. Pwede rin po niyan maglagay kayo sa inyo pong main door. Doon po sa may gilid ng inyo pong pagpasok po sa inyong main door. Or pwede rin sa loob ng inyong main door, basta sa may main door. Yan po ay i-welcome po niyan, lalo-lalo na pagdating sa pampinansyal. Yan po ay napaka-epektibo at meron akong Chinese na kaibigan na napakalaki ng kanyang jade plant. At talaga namang ang dami po niya mga ritual na ginagawa dito at nilagyan pa niya ito ng mga ribbon na pula. Kaya kung gusto niyong mas pagandahin pa ang inyong jade plant, ay kumuha kayo ng mga ribbon pula. Bumili po kayo sa bayan. Yung mga nagtitinda ng mga sinulid po sa meron po sa mall, mga
titinda ng mga nagko-cross stitch, marami po dyan ng mga ribbon na color red ang inyo pong bilhin. At halimbawa, yung inyong money tree, talian nyo po ito ng mga pula. Yan po ay para i-welcome natin ang swerte, para lalo maging swerte sa ating tahanan. At pagkatapos po niyan, ay ilalagay natin sa main door or kaya sa gilid ng ating, sa labas or sa loob ng main door or sa ating pong, sa ating, ang tawag ba dyan, sa gitna ng ating tahanan, pwede po siya dyan kung meron tayong center table. At pagkatapos po niyan, sinasabi po nila na kung halimbawa may mag-asawa na hindi pa magkaanak, ay wag na wag daw po kayong magdi-display dyan ng mga bulaklak or kaya mga frame na bulaklak or kaya po yung mga fresh na bulaklak, okay po yon, sa salas natin ilalagay. Pero dyan, ang i-display po natin, halimbawa, ay mga prutas na kadadami, yung mga ganon, yung mga mararami. At sinasabi po nila na ito daw ay magiging dahilan kung bakit daw po magkakabibi sila. Kasi once na mga bulaklak daw po ang nakalagay dyan, ay hindi po yun, kumbaga, yun po ay sasamahan ng mag-asawa. Pero kung gusto mo magkaroon ng baby, alisin mo muna itong si flower, ilagay nyo muna ito sa salas, at pagtapos ang i-display natin po dyan yung mga prutas. Yun po ay nagsisilbi din na dahilan daw para daw kayo ay magkaroon ng baby. At sinasabi rin po nila, ayon po sa punsoy, na mainam na lagi tayong maglalaan ng fresh na bulaklak sa ating salas or sa ating, basta sa ating tahanan. Mainam po ay meron tayong fresh na bulaklak daw araw-araw sa ating tahanan. At ito daw po ay nag-iinganyo ng swerte, good energy sa loob ng ating tahanan. At sinasabi rin po nila na iwas daw po ito sa mga awayan ng pamilya, at instead na away ay pagmamahalan ng pamilya ang magaganap once na meron daw po kayo nito. At huwag na huwag nyo daw pong hahayaan na ang bulaklak po ay malalanta. Kung ito'y nakikita nyo na nalalanta na, itapon nyo na ito at palitan ng tubig at pagtanmuli ng bagong bulaklak. At huwag na huwag din kayong magdi-display ng mga frame. Nakakita ko ng ganito, nag-display po siya ng lantang mga bulaklak, at pagkatapos ay may nanlalagas pang bulaklak. Instead na swerte, malas po yung mga ganun. Dapat ang dinidisplay nyo yung mga malulusog, magagandang mga bulaklak, yung mga ganun, hindi po yung nalalanta. Kahit po ito ay mga painting, ay wag na wag po kayo magdi-display ng mga ganyan. Ang inyo pong i-display yung mga kung ano po yung suswertein kayo, at huwag po yung alat. Huwag po kayong magdi-display ng mga ganyan. At sisiguraduhin din po ninyo ang inyo po mga halaman ay hindi nyo po hahayaan na lumago ng saksakan ng lago or tataas pa sa inyong tahanan. Dapat po yan ay lagi nyong tinitrim, kasi ang pagtitrim po nyan ay nagiging maliwalas ang ating tahanan at pumapasok po ang good chi na tinatawag or good energy. Sinasabi po nila na kayo daw po ay pansinin nyo ang inyong paligid. Kapag po ito ay malalago ang mga puno po dito, at saka yung mga lalo-lalo na sa ating po main door at ang ating mga halaman ay dito po sa amin, meron po akong kawayan sa aming main door. Meron din po akong money tree. Kapag po ito ay lumalago, ay pinapaputol ko to sa aking mister. At huwag na huwag yung hahayaan na yan po ay lumago. Swerte po sila. Pero huwag pong hahayaan na lumalago. Yung tipo ba matataklo ba ng inyong tahanan or magdidilim sa inyong tahanan, dapat po ay laging maaliwalas. Ititrim nyo po lagi yung mga naglalaguan na halaman para po makapasok ang swerte sa loob ng inyong tahanan. Tunay po yan, dahil meron din ako mga kakilala at meron din ako mga napunsoy na madidilim. Alam nyo po ba, kahit umaga ay nag-iilaw sila. Mali po yun. Dapat po kasi pag ginagamit natin ang ilaw natin, sa gabi lang talaga. Ibig sabihin, kapag may mga ganyang sitwasyon, may mali sa loob ng inyong tahanan. Dapat po ay maaliwalas, lalo-lalo na po sa umaga. Hindi natin kailangan mag-ilaw. Ngayon, pinaputol po natin yung mga halaman naman po nila. Ay, hindi naman yung mga punong kahoy na malalaki. Yun, pinaputol ko po kaagad yun, yung mga nagdidiliman. Kasi marami silang mga pampaswerteng halaman, kaya lang kalalago na nadidiliman na sila. Kumbaga, natatakloban na po sila, hindi na po swerte yun. Kaya kailangan, huwag niyo hayaan ito ay magdilim sa inyong kapaligiran. Dapat po ito ay laging tinitrim. At bigyan niyo ito ng magandang, kumbaga, ng magandang dekorasyon. Halimbawa, tumaba na ang pinakapuno ng money tree. Meron akong kakilalang ganyan at may napunsoy na akong ganyan. Pinalagyan ko ito ng Christmas light at pinasabitan ito ng mga orange
orange na lanter at talaga nakakatuwa at mapapansin ka agad kapag ito ay nakita. Alam niyo po ba na mula na nangyari daw yon, na mula doon na napunsoy natin ay okay ang naganap sa kanila. Kaya po sila dati ay nagpapunsoy ay panayhirap na lang daw at panay problema. Kaya iniinganyo ko kayo na huwag po niyong hahayaan ng inyo pong mga lalo-lalo na sa harapan ng inyong tahanan at maging sa gilid. Basta yung tipong nagdidilim na ang inyong tahanan, huwag niyo po yung hayaan. Yan po ay bad punsoy at instead na pumasok ay swerte, malas na po yan kasi magdidilim na rin po sa loob ng inyong tahanan. Kaya kailangan lagi natin papapasukin ang gudji or kaya ang swerte sa loob ng ating tahanan at huwag natin nahayaan na magdidilim po yan. At yan po ang isa sa mga pinakamga magaganda na pagdating po sa halaman po natin. At huwag na huwag rin po kayong magdi-display na kagaya ng nabanggit po natin sa aking pong ibang video ng bonsai. Huwag po kayong mag-aalaga ng bonsai at lalo-lalo na ipapasok nyo sa loob ng inyong tahanan. Kasi nga po, ang bonsai ay hindi lumalaki, hindi nag-grow po yan. Hindi rin po yan maganda sa inyo pong negosyo kung meron po kayong mga ganyan. Dahil instead na kayo ay umasenso, yan po ay stop lamang sa kung ano lang meron kayo instead na kayo ay mag-grow hanggang dyan na lamang po, yun ang sinasabi nila. Kumbaga hindi aasenso, walang asenso ang buhay kapag kayo ay nagpapasok ng bonsai or nag-aalaga ng bonsai lalo-lalo na sa harapan ng inyong tahanan. Yan po ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para po maakit natin ang good chi or good energy ayon po sa punsoy. Ang ating mga halaman ay itrim po natin at lagi nating i-welcome ang swerte sa loob ng ating tahanan. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo.